Shoot dun sa mga butas. Ayan, bago fully i-lock, ilalagay po itong piece of foam na to. O actually, insulation, pang insulation foam to eh. Baka iniisip nyo po na pagkatapos nito, sabihin nyo walang gloves o kung ano man, na hindi rin malinis yung pagkakagawa. Ito po ay sinasanitize ulit, ini-sprayan ng disinfectant. Pagkatapos binibilid pa po sa araw bago po ipinamamahagi ulit sa mga frontliners. And sabi nga ni Dr. Echaves, ni Doc Nick Echaves, reusable to as long as i-disinfect natin lagi or mahuhugasan lagi to. Ilang beses pwedeng gamitin. Ayan. So nilalock na using the wire, yung parang anong tawag ba dyan? Tie wire yan, di ba, sir? Ayan, tapos gugupitin. Ayan, may isa pa palang butas na gagawin para siguro sa... Saan po yan? Para sa garter. Para sa garter. Ayan, tapos meron na silang... hindi pa pala siya pre-cut, ano? Ayan, meron may garter. Ayan na, dito ilalagay yan. Pero uulitin ko lang po sa mga kabubukas lang ng Facebook Live nila, sinasanitize pa po ang mga ito. Pagkatapos ay ibibilad sa araw kamukha niyan. Kita ninyo. Pero alam nyo ba, hindi lang ito ang ginagawa ni Dr. Nick Echaves dito sa bahay niya sa Muntinlupa. Siya rin po ay isang psychiatrist.
So, kahit pa po hindi sinasabi noon na pwedeng magkaroon ng online prescriptions, dahil ang pinakang main concern talaga niya, yung kanyang mga pasyente, binibigyan niya ng prescription. Ayan, ito si Dr. Nick. Ito si Doc Nick Chavez. Good afternoon, Doc. Ayan. Ayan. So, ngayon nakikita. Ang dami niyang ginagawang reseta kasi nga meron siyang online consultation. Nagpapa-check up yung mga pasyente niya. Yung iba nga, hindi niya pasyente. Kaya lang sa panahon nga po kasi ng enhanced community quarantine, mahirap pong magpunta sa ospital. Paano ka pupunta sa ospital? Minsan, sarado ang outpatient department. That's one. Pangalawa, gustuhin mo pumunta sa ospital pero wala ka namang masakyan. So ang naisip po niya, naisip po ni Doc Nick, magkaroon ng online consultation. Ano-ano po yung mga hawak ninyong mga hinihingi sa inyong medicine, Doc? Oo, mga pinobarbital, diazepam, karamihan po mga seizure disorder. Oo. Yung mga psychiatric patient na anxiety, uh-huh. Na matagal lang hindi sinusupo, pero pagdating sa COVID nagpa-panic attack uli, no? Mga, tapos yung mga cerebral palsy, uh-huh. Mga hydrocephalus patient uh-huh. Dati. Uh-huh. Dito po marami po siya nito. Uh-huh. As far as Isabella, uh-huh. Isabella o yung bataan, ang army pong nabigyan ng reseta, Cebu, at yan. Karamihan naman around this area, Mega Met, Manila. Luzon. Cavite, Las Piñas, Laguna. Doc, kasi di ba po kayo ay isang psychiatrist, ano yung effects ng isang taong may anxiety sa panahon ng COVID-19 Enhanced Community Quarantine? Explain po natin sa mga nanonood sa atin ngayon. Actually, sila po yung una kasi as normal as we are, nag-aalala na nga. Yes. And how much more, yung mga diagnosed na meron na talaga sila mga anxiety disorder. Mm-hmm, no? Mm-hmm. So, all the more nila kailangan ngayon ng medications, minsan talagang napaparalyze sila. I mean, paralyzed quote-unquote, meaning hindi makagalaw, mm-hmm. And then, ang tinatawag nating dreaded na panic attack, yung parang feeling nila hirapan huminga. Hirapan huminga, yung impending doom, tinatawag nila parang mamatay sa mga kapatid. And then of course, yung mga suicidal patients namin. I have my, nag-post din po ako na I'm entertaining mga psychiatric emergencies, yung mga suicidal patients. Ang mga psychiatric emergencies, suicidal, homicidal, yung mga na-attempt manakit. At saka yung tinatawag natin danger to others, to yes. The properties like uh-huh. arson. Uh-huh. So, yung po yun, binukas ko po rin yung aking cellphone or messengers para mag-intervene po ng acute intervention. Nakausapin ko lang po sila ng crisis. Ginagawa ko naman sila, nagtatawag sila anytime. Para magiging accessible hotline na rin po yun sa mga society. Para ma-decongest din po yung ibang hotlines that we have, ano? Kasi yung kung ano natin is, ang isang suicidal patient talaga, pag isa, kausap lang, kahit wala pang intervention, basta kausap mo lang, ma-divert mo lang, maalalang attention nila. Mm-hmm. And then we could ask the support system in the family to come in, almost medyo safe na tayo. Mm-hmm. Because suicidal patient, is not only an issue of being depressed. Uh-huh. The number one issue for suicidal patients is safety. Uh-huh. Life safety. Life-threatening po yun. Uh-huh. Anxiety, hindi nakakamatay. Pero ang depression itself, hindi makakamatay. Yes. Pero yung suicidal na depressed. Yes, yes. Uh-huh. So, as I said, hindi lang po issue sa psychiatric health. Issue po ng safety. An individual. Uh-huh. Kaya we had a hotline, sabi ko, ang actual cellphone ko, personal cellphone ko, 0977-272-7244. Okay, slowly po, Doc, slowly, 0977-272-4402. So, yun po yung ano, anytime yung text kayo, nanak po. So, yung mga importante lang po, nakatawag para hindi po magkaroon ng sa traffic. May sinasabi po kayo sa akin, Doc, kanina na importante ang tamang JETA.
exercise, tsaka yung no to sad, ano po yun? Ulitin natin. Okay. Ito po yung wala po talaga ibang panlaban. Sa ngayon, sa COVID-19 is strong immune system. Uh-huh. And you can never achieve strong immune system if you're not in a healthy lifestyle. Uh-huh. Ano po ang healthy lifestyle? Alam po natin lahat ito. Number one, good rest. Sleep before 10, wake up before 6. Uh-huh. Number two, regular exercise. 5, 10 minutes, regular exercise, 15 minutes. At wala na silang excuse ngayon. Wala po silang excuse kayo kasi nandito na sa bahay. Pwede tayo magpaikot-ikot ngayon doon sa ano natin sa ating bakuran. Uh-huh. And then, meron akong sinasabi ngayon, yung mga tennis na player tennis, badminton muna ngayon, nasa bakuran lang. Ping-pong, pwede rin po yung ping-pong na, ano, na tinatawag natin. Substitute yung mga basketball. Uh-huh. Bawal po basketball. Number three is nutrition. Uh-huh. Anong klaseng nutrition? Okay po yung mga vitamin C supplements na yan. Uh-huh. Pero, ang napakahalaga po is high protein diet. Uh-huh. Why high protein? Because our immune antibodies po natin is made structurally of protein. Uh-huh. IgA, IgG, IgE. Yung po ay structurally made of protein. Uh-huh. Ano po ang protein nata natin? Hindi po kailangan mahal. Hindi po kailangan steak. Hindi po kailangan puro karne. Uh-huh. Itlog 3-4 times a day. Minus the puti. Ano minus the pula? Uh-huh. Kasi magkakolesterol yan. Uh-huh. Tofu. Tofu. Bungko. Lagyan mo pa malunggay at saka tinis. Uh-huh. Walang tatalo sa high protein content ng ganong klaseng pagkain. Uh-huh. Pagkatapos po, ang pangapapat, kahit ano gaan natin ka-healthy, if you continue smoking, drinking alcohol, and of course drugs, napaka, these are oxidants po sila. So doing away with all those oxidants, kasi ang sinasabi nga, vitamin C is a very potent antioxidant. Yes, okay. Eh, kung sigarilyo ka naman at inom, wala din mangyayari. Uh-huh. So, ang number four very important anti-SAD, S-A-D, is alcohol. No to alcohol, no to smoking, and no to drugs. Uh-huh. Yun po natin. Okay. And then, with that kind of healthy lifestyle, plus being relaxed, being meditation, yung sinasabi natin deep kanina. Deep breathing, relaxation of 5 to 10 minutes meditation. Ang meditation, sabi nila, Dok, ano ba yan, nakakahirap? Hindi po. Ang meditation, hindi po yung katulad ng yoga ng araw na may mantra, may mga kung ano. Ang meditation natin na sinasabi mindfulness is that just being focused on whatever you're doing. Like for example, if you want to do breathing exercise, you meditate through your breathing, wala kang isipin kundi yung paghinga. And then when you will do walking meditation, wala kang nasa isip mo, hindi magliliwaliw, hindi magpupunta na karaan, magmumuk mo kasi hindi mag-worry sa future. All you focus your mind is in your flexing of your knees, lifting your arms, feel the earth through your feet. Sabi nga ni Carol King, I feel the earth move under my feet. Ayan. Meditation din po yun. That's a form of meditation na po yun. While doing the exercise, you can do meditate. Uh-huh. Sa ating mga Katoliko, pwede na ito yung maghabang nag-walking tayo, pwede kayo mag-grocery. Uh-huh. That's a form exercise and meditation na po yun. Pero wag lang po mag-grocery na katulad ng rosary na katulad ng manang na meditative talaga po. Yung madagal na Hail Mary. Yung po yung magiging meditation po. So, food, nutrition, meditation, tapos positive. Yung po mga post, yung mga post po sa FB, uh-huh. It's our choice. Ang choice natin kung magpa-consume ba tayo o hindi. Ang sinasabi nga nila, ang choice natin, hindi natin lahat ng mga nakapost mag-react tayo. Kahit na gaano ka, totoo yun, pasal negative. All you need to do is just, or gaano ka far out, gaano ka, kagaya na sinasabi nag-post. Bakit ang inuuna ang sundalo, frontline na sinibigil ang pagkain, na may mga sweldo naman daw at may mga sabi na, hindi nag-react lahat. Sabi ko, huwag mo nang patulan yung mga ganong klaseng pag-iisip. Uh-huh. Gusto lang nila magka-draw ng reaction. This is the psychology of posting a highly provoking post. Uh-huh. Ang nag-post noon is self-gratifying. Pag nag-react ka doon,
grabe agad na grabe satisfaction. Huwag nila po sila pagbigyan ng katagkakataong mag-gratify na kanilang mga inner, mga longings of attentions, no? So, pag nag-post ng mga controversials, yung titirahin si Duterte kaya, titirahin si sila, o kaya mga, titirahin mga dilawas gano'n, o kaya mga mayors ganyan, na sobrang foul, na sobrang far out, no? Huwag nyo na po kayong ngayon. Kasi the moment na the moment na nag-give in kayo sa kanila, nag-react kayo sa kanila, you're feeding their ego. Nag-gratify nila yung kanilang longing of being for attention. So, alam na natin ha, kung sino yung mga nagpapano na mga nagpapromote, huwag nyo na silang bigyan ng dignity. So, dapat po mag-quarantine din tayo sa mga ganun. Of course, meron lang. Meron nga nag-post eh. Social media distancing. Yes. So, marami daw po. Meron din po daw mga political financial distancing din. Pero, meron po tayong social media page na inopen po. Ano po yun? So that they can get in touch with you, Doc? Oh, actually, itong social media page ko, FB page ko, na binuksan ko na last year, pero naging active ulit ako dito because of this COVID. It says, Okidok Echates, Wellness Through Mindfulness. So, ito po, doon ko po pinapost lahat ang mga mindfulness practice. And like, tips. And tips kung paano matututritional trips, mga paano magkaroon ng ma-feel relaxed. Kagaya na itong mga sinasabi ko ngayon. Ngayon ko lang din na-ano yun ng mga sinishare ko lahat doon na anti-anxiety, depression, lahat yun. Pati yung mga post kong sa mga announcement for online prescription. Okay. Okidoki Chavez, Wellness Through Mindfulness. Thank you so much, Doc. And thank you for doing this to our frontliners. Yung inyo. Kayo na rin po, manawagan mismo. Okay. Yung mga kailangan nating 5-6 liters na okay, you can do it yourself also. It's your share of bakit ito napakalit natin share na pinapabahagi natin itong mga tinatawag na personal improvised PPEs, no? Kanya-kanya po, marami naman po, si Yormi, nag-ibigay din, nag-ibigay din. So, lahat po, inaikaya din pong, o kaya, magbigay po kayo dito sa aming, sa delays dito na, yung inyong empty 6-liter, 6-liter bottle na yan, no? Sa, kahit po sa guardhouse na lang, ano, ng Santo Niño Village. Yeah, opo. In Munting Lupa City. And thank you so much sa inyo para binigyan tayo ng pagkakataon. And it's really my, salamat sa Panginoon, binigyan ng pagkakataon, the opportunity, the grace to be of help, katulong sa kapwa sa pamamagitan ng isang broadcast. Salamat po ng marami. Thank you also, Doc, for doing this to our frontliners. Thank you po, Doc. Okay. Nick Echaldez. So, ayan. Ito na yung ating mga ate na... Sige po, Doc. Tatahusigan na po to. Ito po yung ating mga ate na hinuhugasan ng maigi yung mga mineral water bottles natin na 5 to 6 liters. Ayan. Tatlong araw na po nila itong ginagawa para sa bayan.